mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagtisa ng loose na mag-isa ka lang. Katulad dito sa napasukan kong kumpanya, single watch lang dito dahil may CCTV sa kubierta. Kaya ginawa nilang single watch dito. At malaga din to para makita nyo yung diskarte sa mga baguhan, lalo-lalo sa mga baguhan na magbarko. Madali lang naman to basta alam nyo yung diskarte. At ano lang naman ang mahirap sa loose kapag palutay tayo. Katulad ng duty ko ngayon na utsuduse ako tapos palutay kami at di pa kami nagsimulang mag-discharging. Kaya mabilis talaga yung pagbaba ng barko namin. Napakabilis mong lumuwag yung ubit. Kaya maya-maya titisain ko na naman yun at ipapakita ko sa inyo paano gawin ng mag-isa. Rito tayo ngayon mga pugi. Ito yung spring line natin sa forward. Yan, masyadong laylay na. Spain mo lang yan, makikita mo na nalaylay na talaga yung spring natin. Yan. Ito naman yung headline natin. Ito, 3. So ito yung sinasabi kong loose rope. Ito naman yung headline na galing sa mooring winch. Yan yung mooring winch. Yon naka-connect siya doon. Yan yung mooring winch. Kaya hindi mahirap hilain yan. Ang medyo mahirap lang ay ito. Itong isang to. Makikita nyo. Ayan. Masyadong lundo na. Nakalaylay na yung mga lubin natin kaya kailangan nating tisain yan ngayon. Pero syempre mga pugi, bago yan, papaalam muna tayo sa duty officer natin kung nagagamit tayo ng mooring winch para at least aware sila kung gumamit tayo ng mooring winch. Third, pwedeng gumamit ng mooring winch, third knock. Hello, psycho. You know, okay third, thank you third. Hello third, manong Guerrero. Okay third, mag-tisa lang ko third. Ayan, ang uunahin nating tisain ay yung nasa mooring winch. Isa-isahin lang nating tisain. Okay. Then, i-unbrake. Unbrake. Tignan natin ang brake. Ayan. Lain natin ang dahan-dahan. Ayan, tisa. Tisado na yan mga pogi. Ayan, makikita nyo, tisado na yung dalawang headline natin. So, ito na lang ang nakalaylay. Yan yung ipapakita ko sa inyo paano tisain na mag-isa ka lang dahil itong lubid na to, itong nakalaylay ay hindi siya konektado sa mooring winch. Yan yung titisain natin. Naka-8. Pinakauna mong gagawin dito mga pugi sa loose rope natin, kailangan mo istapiran muna bago mo tanggalin dito sa beach, naka-outshot to dito para hindi malaki yung laylay niya pagka tinanggal mo dito. Hindi masyadong marami yung hihilain mo dun sa winch. Kahit na stopper lang na, simple stopper lang muna, kahit isang lubid lang, para lang hindi umariya lahat. Ayos na to para lang hindi siya umariya, masyadong umariya. And bali ngayon tatanggalin na natin dito sa beach
dahil naistapira na natin, pwede na nating tanggalin dito. Nakikita nyo, hindi siya nag-area lahat dahil naka-stopper. Tapos pag natanggal mo na sa beats, pwede natin siya dalhin doon sa drum ng mooring wheels para hilahin natin para matisa to. Yan, nakatanggal na, wala na siyang stopper. So ngayon pwede na natin siyang ipatisa ng mooring wheels. Tisayin natin siya gamit yung ito, yung mooring wheels na yun. Mga pugi, tisado na yung loose rope natin. Ayan. Pero hindi pa siya naka-8 dito. Kailangan ibalik mo siya sa dati kung naka-8 siya para hindi umariya. Kaya ngayon ang gagawin natin, kailangan nating istapiran yung stopper na talaga na tunay, hindi yung temporary na stopper lang. Kailangan maayos yung pagka-stopper mo. So, bali dalawang lubid na yung gagamitin mo pag stopper para hindi siya umariya. So stopiran natin. Pag stopper mo naman pugi, papatong mo lang tong isa, tapos ito kukunin mo. Yan, papatong ito, papatungan mo ito. Tapos ang dulo sa pumatong, papasok mo lang din dito. Yan, para maipit siya. Ulitin natin. Ang isa, unang ipapatong sa loose rope. Ang ito naman, ipapatong mo sa isang lubid. Tapos, idadaan mo dito. Ang dulo sa pumatong, kailangan ilusot mo dito. Dito sa ilalim. Para mapagitna to. Ayan. Para maipit tong loose rope. Tapos dito ka na mag dito ka na mag ikot-ikot. I-XX muna nandito. Ayan. X. And then lagyan mo ng permis dito sa dulo para hindi siya lumuwag. Ayan. So, ito na yung stopper talaga na tunay. G-boy! Hindi na to temporary kasi kailangan mo to. So, ayan mga pugi, na stopper na natin. I-watch na natin siya dito sa twin bits para ma-lock na siya at hindi na siya umariya. Ayan yung gagawin natin ngayon. Ngayon, para ma-watch natin doon sa twin bits, kailangan natin tanggalin yung naka-permis doon nung hinila natin ng drum. Kailangan natin tanggalin yon para may otso natin sa beats.
COVID. Yan na yung headline natin mga pugi. Tisado na siya. Tisado na siya ulit. Hanggang alas 12 pa ata yung low tide na to. Kaya mamaya, sakto lang yan. Pag out ko, tisado pa rin yan. Dahil marapit na akong mag-off. Ay mga pugi, natapos yung pagtitisa natin ng loose rope. Kaya maya mag-out na ako para hindi magreklamo yung papalit sa akin. Baka sabihin na hindi ako nagtisa ng loose rope. Kaya ikaw, bago ka mag-out, kailangan mong tisayin yung loose rope. Lalo na pa-low tide. Hanggang ano pa pala yung low tide namin. Tinignan ko sa tide tables. May binigay na tide tables yung official. Hanggang alas 5 pa na madaling araw. So ngayon, mag-alas 12 pa lang. Mababa pa yung low tide dito. Yan, out na tayo mga pugi. Alas 12 na. Tapos alas 12 na midnight. Kasi nagto-turnover pa tayo kanina. So ayan mga pugi. Out na rin tayo sa wakas. So kailangan natin magpahinga na. Sige na, matulog ka na. At dahil siguro bukas ng umaga, matatapos to. Apat na puerto kami ngayon, puro tingi-tingi lang yung diskarga namin, maliitan lang, kaya puyatan ngayon, kailangan makatulog ako agad dahil bukas, pakpaka na naman. So yun lang, single ones talaga dito. So yun lang mga pugit, sana may nakuha naman kayong idea. Ano ba to, kalokohan sa mga kabayutan na ginagawa dito sa barko. So hanggang dito na lang, thank you, bye bye, see you on my next vlog. We'll be right back.